Oh, go ka na. Nag-assert na, nag-assert na. Go, 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 go. Assert na ko. Go. Arestado si Rasib Abot Tumanggong na nabilihan ng droga ng poster buyer ng PIDEA. Naganap ang by-bus operation sa sasakyang nakaparada sa 4th level ng parking ng mall sa Alabang Muntinlupa. Dumating na siya, may daladala na siyang may dadala siyang mga bag. So pagkapasok niya sa loob ng sasakyan, then after 5 minutes or more, nagbigay na ng signal yung sasakyan namin. Unang nagkita ang asset at suspect sa isa pang mall sa Pasay, pero di natuloy ang transaksyon doon dahil nangolekta pa raw ng droga sa ibang lugar si Tumanggong. Sinubukan kasi ng PIDEA kung makakakuha pa ang suspect ng mas maraming droga. Nasamsam sa suspect ang siyam na pakete ng hininalang shabu na may street value na 900,000 pesos. Maraming supply kasi bumaba eh. Bumaba yung presyo. Naniniwala ang PIDEA na may kaugnayan sa mas malaking sindikato ng droga ang suspect. Yung kasama ko kasi, yun ang may dala. Sino yung kasama mo? Si Kams. Nasa niya siya? Hindi ko na po lang. Bibigyan po ako ng 10,000. Bibigyan ka ng 10,000 kung ano? Yun lang po. Magsasama lang ako. Inaalam ngayon ng PIDEA kung may kaugnayan ng nakuhang droga kay Tumanggong sa shabong umano'y galing sa magnetic lifters na natagpuan sa Cavite. As of now, we cannot make a conclusion, no? Hindi pa tayo makakonclude kasi ipa-profile pa natin yung drugs. Kung the same ba yung profiling niya o yung profile niya sa drugs na nakuha sa magnetic lifters. Lumusot sa customs ang mga naturang magnetic lifters. Sa isang pahayag iginiit ni Customs Commissioner Isidro La Peña na hindi galing sa mga wala naman daw talagang lamang magnetic lifters ang mga shabong nasamsam sa mga operasyon ng PIDEA. JP Soriano, GMA News.